may kasabihan na kailangan mong makita ang isang bagay para paniwalaan to. At ganun ang koleksyon ng di ka panipaniwalang pangyayaring meron tayo ngayon. Panoorin mo ng maigi ang lahat ng video, lalo na yung nasa dulo ng listahan, dahil kamangha-mangha yun. Ito ang 10 pangyayari na di mo paniniwalaan kung walang video. At ngayong nasabi ko na lahat ng yun, magsimula na kaya tayo. Ika-10 na sandwich. Swerte ang dalawang taong to, na buhay pa sila dahil naipit ang kotse nila sa pagitan ng dalawang mabibigat na truck. Nangyari to sa southwestern China at nakikita sa video ang isang truck na gumagalaw ng napakabilis sa kalsada bago bumangga sa puting kotse na bumangga rin sa cement truck sa harapan nito. Napinsala yung dalawang gurong nakasakay sa kotse pero stable na ang kondisyon nila nung nailigtas din sila sa wakas galing sa nayuping sasakyan. Pero syempre, dinala sila agad sa ospital. Ika-9, nasusunog na makina. Nung Tuesday, July 10, 2018, lumipad ang dalawang miyembro ng crew at 17 na pasahero sa isang ZSBRV aircraft para sa isang scenic flight galing sa Wonderboom Aerodrome at papunta dapat sa Pilanesberg Aerodrome sa South Africa. Lumihab yung kaliwang makina ng eroplano habang tumitake off at nakunan to ng video ng isa sa mga pasahero. Ang nakakalito dito ay kung bakit tinuloy pa rin ng crew yung flight. Sa huli, nagpasya rin silang bumalik sa pinanggalingan nila. Pero huli na ang lahat. Lumakas yung apoy sa makina, nawala ng kontrol yung piloto sa eroplano at nag-crash sila sa isang factory building. May isang pasaherong namatay sa crash at binibintang nila to sa kakulangan ng maintenance. Talaga? Maintenance lang ba talaga yung kulang? Ika-8, inside out. Nakakita ka na ba ng punong nasusunog galing sa loob? Hindi ko inakalang posible yun hanggang nakita ko tong video na to. Malinaw na nakikita dito ang isang punong nasusunog ang loob habang halos di naaapektuhan ang labas nito. Parang spontaneous human combustion to. Pero buti na lang na di tao ang nasusunog at di nag-spontaneous combust yung puno. Teka, hindi pala gaanong kagandahan yung analohiyang yun. Ika-7, paraglider at dust devil. Ang dust devil ay isang maliit na di nagtatagal na buhawi. Hindi ito tinuturing na sobrang mapanganib. Pero kung malas ka, pwede itong magdulot ng panganib sa'yo. Nakikita sa video ang isang lalaking hinahanda ang paraglider gear niya kasama ng ibang mga tao sa isang sikat na launch pad sa Australia nang biglang may nabuong dust devil. Kuha to ng asawa niya at nakikita yung paraglider na hinihigop at pinapaikot ng dust devil. Tiningnan siya sandali ng ibang tao bago sila nagmadaling kumuha ng mga launch mat. Mukhang kalmado yung lalaki habang hinahangin siya at nakontrol niya rin yung glider niya nung tumigil yung dust devil. Buti na lang na di siya nataranta dahil kung nagkataon, pwede siyang mahulog sa bangin. Ika-6, inanod ng baha. Nakakagulat to, may isang tourist bus na inaanod na parang laruan sa baha at na-stranded ang ilang tao dito. Nakikita yung sasakyang nilalamon ng makapal na brown na tubig habang inaanod. Buti na lang nawala na tong laman nung biglaang bumaha. Sinabihan na raw ng mga katutubo yung driver ng tourist bus tungkol sa panganib ng baha, pero mukhang di siya nakinig. Tulad dito sa Pilipinas, nagdudulot din ng tag-ulan sa India ng maraming landslide at biglaang pagbaha taon-taon. Maraming nahaharangang kalsada at nasa-stranded na pasahero dahil dito. Ika-5, nakakakuryenteng karanasan. Naiisip mo na ba kung anong mangyayari kung tinamaan ng kidlat ang isang high voltage power line? Kung akala mong magkakaroon ng malaking bola ng apoy at kaguluhan, tama ka. Nagkaroon ng napakalaking bola ng apoy sa taas ng lungsod ng Shenyang, China dahil sa ganitong pangyayari. Nakikita sa video ang isang malakas na pagsabog na gumulat sa mga residente. Naganap to sa rush hour sa gabi sa TXC District ng Shenyang, ang provincial capital ng Liaoning. At nagdulot din to ng apoy sa damo. Nakakagulat na walang nasira sa public facility o naputol na kuryente. Ika-4, pagsabog ng Mount Ontake. Nung tanghali ng September 27, 2014, nagulat ang mga hiker nung biglaang sumabog ang Mount Ontake. Nakikita sa video ang ilang mga hiker na umaakyat sa matarik na ridge. Nakikita sa malayo ang isang napakalaking ulap ng abong umaakyat sa langit. Dahan-dahan tong lumalaki hanggang di na nakikita yung asul ng langit. Nagsimulang bumaba yung mga mountaineer sa bundok nung biglang tinakpan sila ng usok at debris. Ayon sa balita,
Wala raw makabuluhang seismic activity na nagpapakitang sasabog yung bulkan. Pinapakita nitong di talaga mahuhulaan ang mga pwedeng mangyari sa kalikasan. Ikatlo, anong sinkhole? Nagdulot ng kaguluhan tong napakalaking sinkhole para sa mga commuter sa downtown Fukuoka sa southwestern Japan noong 2016. Gumuho ang buong kalaparan ng 5-lane na kalsada. Nangyari to ng 5 a.m. at nag-iwan to ng butas na humigit kumulang 65 feet ang lalim. At ginising nito ang malalapit na residente. Nahulog ang mga traffic light at malalaking bahagi ng kalsada sa butas. At na-expose din ang mga haligi ng malalapit na gusali. Sa kabutihang palad, konti lang ang dumadaan sa kalsada nung nangyari to. Ang mas nakakamangha pa kesa sa mismong sinkhole ay kung gaano kabilis inayos ng gobyerno ng Japan yung problema. Bukas na ulit yung intersection sa loob ng 7 araw. At sa katunayan, natapos ng tabunan yung butas pagkatapos ng 2 araw. Pero natagalan ang pagbukas nito dahil sa mga safety procedure. Patunay ito ng talino at husay ng mga Hapon. Ikalawa, di ganyan magpaalis ng langgam. Pag lumitaw ang mga langgam sa bahay mo, kumukuha ka siguro ng Baygon, di ba? Di ganun ang ginawa ng lalaking to. Ang naisip niyang pinakamagandang gawin ay buhusan ng gasolina ang bahay ng langgam sa bakuran niya at sindihan to ng posporo sa loob. 2 seconds pagkatapos tumama yung posporo sa lupang basa ng gasolina, nabasag yung lupa at nagkaroon ng maliit na pagsabog. Kaya pakiusap lang, huwag mo itong susubukan sa bahay mo. At ang number one na pangyayari na di mo paniniwalaan kung walang video, pagdive sa bulkan. Nagdadive ang lalaking to sa napakamapanganib na aktibong mga bulkan para sa agham. Kuha ni Cosman ang nakikita mong video sa loob ng bunganga ng Masaya Volcano, isang aktibong bulkan sa isla ng Vanuatu. Bumaba siya ng 1,400 feet sa bunganga upang makuha tong nakakamanghang video. Explorer si Cosman para sa National Geographic at ginagawa niya to upang makakuha ng datos at mas maintindihan ng mga bulkan. Pero paano siya nakalapit ng ganun kalapit? Dahil yun sa protective gear na suot niya. At ang pangalawang tanong, bakit di natunaw yung GoPro niya? At dahil naman daw yun sa special na heat-resistant case na mabibili mo sa Kickstarter. May alam ka pa bang di ka panipaniwalang mga video? Sabihin mo sa comment section sa baba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at magkita-kita tayong muli sa susunod na Pinoy Top 10. Paalam!